15 mga pinakamatandang tao na nabuhay dito sa mundo. Welcome sa Arvin Polo TV. Marami sa atin ang naghahangad na magkaroon ng mahabang buhay. Ngunit iilan lamang ang pinapalad, lalo na sa panahon ngayon. Maraming dahilan, tulad ng hindi pagkain ng mga masusustansyang pagkain, pagpupuyat at pag-inom ng alak, ang maaaring makahadlang upang hindi ito ma-achieve. Ikaw, gusto mo rin bang mabuhay ng napakatagal? At sa video ngang ito ay kikilalanin natin ang 15 na mga tao na nabuhay ng napakatagal. Kaya naman simulan na natin. Number 1, Jean-Louis Calment. Si Jean-Louis Calment ay isang kilalang French na itinuturing bilang pinakamatandang tao na nabuhay na umabot sa edad na 122 years at 164 days. Ipinanganak siya noong February 21, 1875 sa Arles, France at namatay noong August 4, 1997 sa parehong lugar. Ang kanyang mahabang buhay ay naging paksa ng maraming pag-aaral tungkol sa pagtanda dahil sa kanyang natatanging edad. Lumaki si Jean sa isang mayamang pamilya. Ang kanyang ama na si Nicolas Calment ay isang tagagawa ng barko at ang kanya namang ina na si Marguerite Gill ay mula sa isang pamilya ng mga mila. Bata pa lang siya ay mahilig na siya sa sining tulad ng pagpipinta at pagtugtog ng piano. Nakilala pa niya si Vincent van Gogh noong siya ay 13 years old at sinabi niyang ito raw ay madumi at masungit. Samantala, nag-asawa si Jean noong 1896 sa kanyang pinsan na si Fernand Nicolas Calment na isang matagumpay na negosyante. Dahil mayaman ang kanyang asawa ay hindi na niya kinailangang magtrabaho. Nagkaroon sila ng isang anak na babae na si Yvonne na nagkaroon naman ng anak na lalaki. At iyon ay si Frederick. Ngunit sa kasamaang palad ay namatay si Yvonne noong 1934 dahil sa pneumonia. At si Frederick naman ay namatay noong 1963 sa isang car accident. Dahil dito ay nabuhay si Jean ng matagal na walang kasamang pamilya. Maraming nagtaka sa haba ng buhay ni Jean. Ayon sa kanya, ang sikreto ng kanyang mahabang buhay ay ang pagiging aktibo at pagkakaroon ng positibong pananaw. Number 2, Cain Tanaka. Si Cain Tanaka ay ipinanganak noong January 2, 1903 sa Fukuoka, Japan. Kilala siya bilang isa sa pinakamatandang tao sa mundo. Ikinasal siya kay Hideo Tanaka noong 1922 at nagkaroon sila ng 4 na anak. Dalawa sa kanila ay sariling anak at dalawa ay inampon. Kahit maraming pagsubok tulad ng digmaan at sakuna ay nanatili silang matatag at puno ng pag-asa. Sa kanyang mahabang buhay, si Cain Tanaka ay nakaranas ng maraming historical events tulad ng World War II at mabilis na pagbabago sa technology at lipunan. Nakita niya ang pagbabago mula sa tradisyonal na pamumuhay hanggang sa modernong panahon. Pero kahit matanda na siya, ay nanatili siyang inspirasyon sa marami dahil sa kanyang katatagan at determinasyon. Ang kanyang pang-araw-araw na gawain ay simple lang pero masaya, tulad ng pagkain ng chocolate at pag-inom ng soda na paborito niyang merienda. Kahit matanda na siya, si Cain Tanaka ay nanatiling aktibo at masigla. At noong 2019, sa edad na 116 ay kinilala siya ng Guinness World Records bilang pinakamatandang nabubuhay na tao sa mundo. Ngunit sa kabila ng kanyang edad ay nakikilahok pa rin siya sa mga gawain sa kanyang nursing home, tulad ng paglalaro ng board games at pag-aaral ng mathematics. Ang kanyang isip ay nanatiling matalim at siya ay laging positibo at masayahin. Samantala, ang mahaba niyang buhay ay hindi lamang dahil sa kanyang pisikal na lakas, kundi pati na rin sa kanyang mental stability. Number 3, Sarah Deremer Clark Knaus. Si Sarah Deremer Clark Knaus ay isang Amerikana na kilala bilang isa sa pinakamatandang tao sa mundo. Ipinanganak siya sa Hollywood, Pennsylvania sa panahon ng Industrial Revolution. Nakita niya ang maraming pagbabago sa mundo mula sa pag-imbento ng kotse at eroplano hanggang sa pag-usbong ng internet. Si Sarah ay nanirahan sa Allentown, Pennsylvania kasama ang kanyang asawa na si Abraham Lincoln Knaus. Sila ay nagkaroon ng isang anak na babae na si Catherine na ipinanganak noong 1903 at umabot din ng 101 years bago siya namatay noong 2005. Si Sarah ay isang mapagmahal na ina at asawa at aktibo siyang naglingkod sa kanyang komunidad bilang volunteer. Noong siya ay naging 119 years old noong September 1999, siya ang kinilalang pinakamatandang tao sa buong mundo. Ito ay isang record na hawak niya hanggang sa kanyang kamatayan.
Kilala si Sarah sa kanyang kalmadong ugali at paniniwalang ang mahabang buhay ay dahil sa hindi siya nagpapadala sa stress. Nang tanungin siya kung ano ang sikreto ng kanyang mahabang buhay, ang sagot niya ay simple lamang. Tanggapin mo lang ang lahat, walang magagawa ang pagkabalisa. Samantala, isa sa mga kilalang alaala ni Sarah ay ang kanyang 115th birthday noong 1995 na dinaluhan ng kanyang pamilya, kaibigan at mga taga-komunidad. Ginawaran din siya ng mga parangal mula sa local government bilang pagkilala sa kanyang mahabang buhay at kontribusyon sa komunidad. Number 4, Lucille Randon. Si Lucille Randon, na mas kilala bilang Sister Andre, ay ipinanganak noong February 11, 1904 sa Alès, Gard, France. Noong 1944 ay sumali siya sa Daughters of Charity, na isang grupo ng mga madre. Bago siya naging madre ay nagturo siya at nag-alaga ng mga bata sa panahon ng World War II. Ang kanyang mga karanasan ay nagpakita ng kahalagahan ng pagtuturo at pagkalinga sa kapwa. Maliban dito, naging kilala si Sister Andre sa buong mundo dahil sa kanyang katandaan. Noong February 2022 ay kinilala siya ng Guinness World Records bilang pinakamatandang tao sa buong mundo. Kahit na napakatanda na niya, ay nanatili siyang malakas at masigla. Marami ang humanga sa kanya dahil sa kanyang pananampalataya at kasipagan. Bilang madre ay naglingkod siya sa iba't ibang tahanan para sa matatanda at mga hospital. Nagbigay siya ng tulong at pangangalaga sa mga nangangailangan. Kilala din siya sa kanyang pagiging kalmado at matibay na pananampalataya na nagsilbing gabay sa kanyang araw-araw na buhay. Ngunit noong 117 years old na siya ay nagkaroon siya ng COVID-19, pero gumaling naman mula rito na patunay ng kanyang malakas na katawan at kalooban. Subalit namatay si Sister Andre noong January 17, 2023 sa edad na 118. Number 5, Nabi Tajima. Si Nabi Tajima ay ipinanganak noong August 4, 1900 sa isla ng Kikaijima, Kagoshima, Japan. Siya ang naging pinakamatandang tao sa mundo bago siya namatay noong April 21, 2018 sa edad na 117 years at 260 days. Nabuhay siya mula sa panahon ng Meiji hanggang sa modernong panahon ng Japan. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya at nagkaroon ng 9 na anak. Si Tajima ay nakilala dahil sa kanyang mahabang buhay na hinangaan ng marami. Kahit matanda na siya ay nanatili siyang alerto at aktibo kahit na nahihirapan na siyang gumalaw sa kanyang mga huling taon. Isa sa mga dahilan ng kanyang mahabang buhay ay ang kanyang simpleng pamumuhay at masustansyang pagkain. Mahilig siyang kumain ng sushi at iba pang seafoods na mayaman sa omega-3 na mabuti para sa puso. Kaugnay pa nito, si Tajima ay nagsilbing inspirasyon sa marami dahil sa kanyang karanasan sa mga pagbabago sa lipunan at technology. Mahal niya ang kanyang pamilya at siya ay nagkaroon ng maraming apo. Sa kanyang mga huling taon, siya ay nanirahan sa isang nursing home sa Kikai kung saan siya ay inalagaan at minahal ng kanyang pamilya at mga tagapag-alaga. Gayun din, ang buhay ni Nabi Tajima ay nagpapakita ng kahalagahan ng kalusugan, pamilya at kasiyahan sa simpleng mga bagay. Nang siya ay namatay noong 2018, ay pinarangalan siya hindi lamang sa Japan kundi sa buong mundo bilang simbolo ng mahabang buhay at katatagan. Number 6, Ana Maria Vela Rubio. Si Ana Maria Vela Rubio ay isang kilalang tao sa Spain dahil siya ay naging isa sa pinakamatandang tao sa mundo bago siya namatay. Ipinanganak siya noong October 29, 1901 sa Puente Genil, Cordoba, Spain. Sa kanyang mahabang buhay ay nakita niya ang maraming pagbabago sa mundo mula sa mga digmaan hanggang sa mga modern technology. Lumipat siya sa Barcelona at doon siya tumira halos buong buhay niya. Nagtrabaho siya bilang guro sa primary at maraming bata ang natulungan niyang makapag-aral. Hindi siya nagpakasal pero nagkaroon siya ng 3 anak na babae mula sa kanyang mahabang relasyon sa isang lalaki. Ang kanyang pamilya ang nag-alaga sa kanya habang siya ay tumatanda. At naging close siya sa kanyang mga apo at apo sa tuhod. Si Ana Maria ay naging inspirasyon sa marami dahil sa kanyang mahabang buhay. Noong July 2016, siya ang naging pinakamatandang tao sa Spain
At noon namang April 2017, siya ang naging pangalawang pinakamatandang tao sa Europe. Kilala siya sa kanyang magandang kalusugan at positibong pananaw sa buhay na naging dahilan ng kanyang mahabang buhay. Patuloy siyang aktibo at masayahin kahit matanda na at naging inspirasyon sa kanyang komunidad. Pero namatay siya noong December 15, 2017 sa edad na 116 years at 47 days. Ang kanyang pagkamatay ay nag-iwan ng malaking puwang sa kanyang pamilya at komunidad. Number 7, Chiyo Miyako. Si Chiyo Miyako ay isang kilalang Japanese na isinilang noong May 2, 1901 sa Wakayama Prefecture, Japan. Itinuring siya bilang pinakamatandang tao sa mundo sa kanyang kapanahunan. Kilala siya bilang masayahin at mabait na mahilig sa arts at kalikasan. Ang kanyang buhay ay puno ng colorful experiences at alaala na nagbigay inspirasyon sa marami. Noong April 21, 2018, ay kinilala si Chiyo Miyako ng Guinness World Records bilang pinakamatandang tao sa mundo matapos pumanaw si Nabi Tajima na isa ring Japanese. Sa edad na 117, si Chiyo ay naging simbolo ng tibay at lakas ng loob. Kahit matanda na, siya ay nanatiling positibo at mapagmahal sa buhay. Ayon sa kanyang pamilya, si Chiyo ay masayahing tao na mahilig makipagkwentuhan at madalas siyang puntahan ng mga kaibigan at kamag-anak para magbahagi ng mga kwento. Mahilig din si Chiyo sa pagsusulat ng calligraphy na isang sining na patuloy niyang ginagawa kahit matanda na. At kahit mahina na ang kanyang katawan dahil sa katandaan, ay hindi nagbago ang kanyang galing sa calligraphy. Sabi ng kanyang pamilya, ang pagsusulat ng calligraphy ang dahilan kung bakit nanatiling aktibo ang kanyang isipan. Mahilig din siya sa pagkain ng sushi, lalo na ang eel na nagbibigay lakas sa kanya. Subalit namatay si Chiyo Miyako noong July 22, 2018 sa edad na 117. Number 8, Emma Martina Luigia Morano. Si Emma Martina Luigia Morano ay ipinanganak noong November 29, 1899 sa Siviasco, Italy. Kilala siya bilang isa sa pinakamatandang tao sa mundo. Itinuring siya bilang pinakamatanda simula May 2016 hanggang sa kanyang pagkamatay noong April 15, 2017 sa edad na 117 years at 137 days. Dahil sa kanyang mahabang buhay ay maraming tao ang naging interesado sa kanya, lalo na ang mga researchers at media. Lumaki si Emma sa isang malaking pamilya na may 8 magkakapatid. Ngunit siya lang ang tumagal ng higit sa isang siglo. Ang buhay niya ay saksi sa mga mahahalagang pangyayari mula sa World War I hanggang sa makabagong panahon. Nagtrabaho siya bilang manggagawa ng tela at cook sa isang boarding school hanggang mag-retire siya sa edad na 75. Marahil ang kanyang trabaho at aktibong pamumuhay ang dahilan kung bakit siya nanatiling malusog at malakas sa mahabang panahon. Gayun din kilala si Emma sa kanyang kakaibang diet. Sa loob ng maraming taon ay kumakain siya ng 3 itlog araw-araw at 2 rito ay hilaw. Kumakain din siya ng kaunting karne, prutas at gulay. Ang kanyang simpleng diet at disiplina ay naging bahagi ng kanyang mahabang buhay. Marami ang nagtaka sa kanyang pagkain, pero hindi maikakaila na malaki ang naitulong nito sa kanyang kalusugan. Number 9, Violet Brown. Si Violet Brown, nakilala rin bilang Violet Mossy Brown, ay isang Jamaican na naging pinakamatandang tao sa mundo mula April 2017 hanggang sa kanyang pagkamatay noong September 15, 2017. Namatay siya sa edad na 117 years and 189 days. Ipinanganak siya noong March 10, 1900 sa Duanvale na isang maliit na komunidad sa Trelawny, Jamaica. Lumaki siya noong panahon na sakop pa ng mga British ang Jamaica bago ito naging malaya noong 1962. Gayun din, si Violet ay lumaki sa isang mahirap na pamilya ngunit masipag. Nagtrabaho siya sa sugarcane plantation na karaniwang hanap buhay sa kanilang lugar. Kahit wala siyang formal education, ay pinakita niya ang kanyang determinasyon at kasipagan. Isa rin siyang debotong Kristiyano at aktibong miyembro ng kanilang simbahan. Nagsilbi siya bilang organist at leader ng choir ng mahigit 10 taon. Samantala, ang kanyang mahabang buhay ay dahil na rin sa kanyang malusog na pamumuhay at matibay na pananampalataya. Nang tanungin siya tungkol sa sekreto ng kanyang mahabang buhay, ay sinabi niya na kumakain siya ng maraming prutas, lalo na ang mangga, at umiiwas sa karne ng baboy at manok. Mahilig din siya sa mga pagkaing Jamaican tulad ng patatas, yam at orange juice. Bukod sa kanyang mahabang buhay, ay kilala rin si Violet sa kanyang pagiging matulungin at sa positibong pananaw sa buhay. Nang siya
ay pumanaw noong September 15, 2017 ay marami ang nalungkot sa pagkawala ng isang mahalagang miyembro ng kanilang komunidad. Inilibing siya sa Duanvale kung saan siya ipinanganak at lumaki. Number 10, Maria Esther Heredia Lecaro Capovilla. Si Maria Esther Heredia Lecaro Capovilla o mas kilala bilang Maria Capovilla ay ipinanganak noong September 14, 1889 sa Guayaquil, Ecuador. Nakilala siya bilang isa sa pinakamatandang tao sa mundo. Nang mamatay siya noong August 27, 2006, ay kinilala siya ng Guinness World Records bilang pinakamatandang nabubuhay na tao. Lumaki siya sa isang mayamang pamilya at namuhay ng komportable. Ikinasal rin siya kay Antonio Capovilla na isang sundalo sa Navy ng Ecuador noong 1917 at nagkaroon sila ng limang anak. Subalit noong kabataan niya ay kilala si Maria bilang masayahin at aktibo. Mahilig rin siyang sumayaw at sumali sa mga social activities. Kahit na tumanda siya, ay nanatili siyang malakas at bihirang magkasakit. Isa sa mga sikreto ng kanyang mahabang buhay ay ang simpleng pamumuhay niya. Hindi siya naninigarilyo at bihira lang uminom ng alak. Mahilig din siyang kumain ng sariwang prutas, gulay at kaunting karne. At habang tumatanda, ay nasaksihan ni Maria ang maraming pagbabago sa mundo. Nakita niya ang pag-usbong ng mga kotse, eroplano, telebisyon at internet. At kahit maraming pagbabago, ay nanatili siyang simple at mapagpakumbaba. Ayon sa kanyang mga anak, ay laging nagpapakita si Maria ng pagmamahal at malasakit sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Mahal na mahal din niya ang kanyang pananampalataya at regular siyang dumadalo sa misa at nagdarasal. Noong February 2006 ay kinilala si Maria Capovilla ng Guinness World Records bilang pinakamatandang nabubuhay na tao sa mundo matapos pumanaw si Hendrikse van Andel Schipper mula sa Netherlands. Number 11, Jeroemon Kimura. Si Jeroemon Kimura ay ipinanganak noong April 19, 1897 sa Kyotango, Japan. Ang tunay niyang pangalan ay Kinjiro Miyake, pero pinalitan niya ito nang siya ay magpakasal at naging Jeroemon Kimura. Nagtrabaho siya bilang isang postman sa loob ng 38 years bago siya nag-retire. Pagkatapos mag-retire ay nagtrabaho pa rin siya sa bukid hanggang umabot siya ng 90 years old. Noong April 2011, ay kinilala si Kimura bilang pinakamatandang lalaki na nananatiling buhay. At noong December 2012, ay kinilala rin siya bilang pinakamatandang lalaki na nabuhay sa kasaysayan. Kahit matanda na siya, ay nanatili siyang alerto at aktibo. Ayon sa kanyang pamilya, ay simpleng pamumuhay ang tanging sekreto niya. Palagi siyang gumigising ng maaga at nagbabasa ng diaryo gamit ang magnifying glass. Gayon din, si Kimura ay kilala rin sa pagiging masayahin at may positibong pananaw sa buhay. Lagi niyang sinasabi, isa lang ako sa marami. Iniugnay niya ang kanyang mahabang buhay sa mabuting kaugnayan sa kalikasan. At noong kanyang 115th birthday, ay kinilala siya ng Guinness World Records bilang pinakamatandang lalaki na buhay. Hawak niya ang title na ito hanggang sa kanyang pagpanaw noong June 12, 2013 sa edad na 116 years and 54 days. Number 12, Susanna Mushat Jones. Si Susanna Mushat Jones ay ipinanganak noong July 6, 1899 sa Lowndes County, Alabama, USA. Isa siya sa 10 anak ni Nakali at Mary Mushat na mga dating alipin. Lumaki siya sa panahon ng matinding discrimination at kahirapan, ngunit mahalaga sa kanya ang edukasyon. Nag-aral siya sa Calhoun Boarding High School sa Alabama noong 1922 na isang paaralan para sa mga African American. Ngunit hindi na siya nagpatuloy sa college at sa halip ay nagtrabaho upang matulungan ang kanyang pamilya. At noong 1923 ay lumipat si Susanna sa New York City at nagtrabaho bilang tagapag-alaga at tagaluto. Kahit mahirap ang buhay, ay naging kilala siya sa komunidad bilang masipag at maalaga. Nag-retire siya noong 1965, ngunit patuloy siyang tumulong sa mga proyekto na may kinalaman sa kalusugan at edukasyon sa kanyang komunidad. Isa din siya sa mga unang miyembro ng Vandalia Senior Center sa Brooklyn, New York, kung saan sumali siya sa maraming activities para sa mga nakatatanda. Gayun din, si Susanna ay kilala rin sa kanyang disiplina sa kalusugan. Hindi siya nanigarilyo o uminom ng alak at palaging natutulog ng sapat. Kahit matanda na siya, ay nanatili siyang masigla at matalas ang isip.
At noong May 2016 ay kinilala si Susana bilang pinakamatandang tao sa buong mundo ng Guinness World Records matapos pumanaw si Misao Okawa ng Japan. Bago siya namatay noong May 12, 2016 ay umabot siya sa edad na 116 years and 311 days. Number 13, Christian Mortensen, si Thomas Peter Thorvald. Christian Ferdinand Mortensen, o mas kilala bilang Christian Mortensen, ay ipinanganak noong August 16, 1882 sa Skorup, Denmark. Kilala siya bilang isa sa pinakamatandang tao na nabuhay sa kasaysayan. Namatay siya noong April 25, 1998 sa edad na 115 years and 252 days. Lumaki si Mortensen sa Denmark, ngunit noong 1903 sa edad na 21 years old ay lumipat siya sa United States. Dumating siya sa Ellis Island at tumira sa Chicago, kung saan nagtrabaho siya sa iba't ibang trabaho tulad ng sa milking shed, factory at bilang isang mananahi. Kilala rin siya bilang masipag at maaasahang manggagawa. Subalit hindi nag-asawa si Mortensen at wala siyang anak. Simple lang ang kanyang pamumuhay at disiplinado rin. Naninigarilyo siya ng tubako at mahilig uminom ng tubig na may honey. Naniniwala siya na ang kanyang simpleng pamumuhay at pangangalaga sa kalusugan ang dahilan ng kanyang mahabang buhay. At noong 1973, sa edad na 91, ay nag-retire siya at nanirahan sa D-Land, Florida, bago lumipat sa isang retirement home sa San Rafael, California. Sa mga huling taon niya, ay nanirahan siya sa Alderslie Retirement Home sa San Rafael. At kahit matanda na, ay aktibo at interesado pa rin siya sa paligid niya. Mahilig siyang makipag-usap sa mga kasamahan at staff sa retirement home at laging nagpapakita ng kanyang humor at optimisms. Number 14, Charlotte Hughes. Si Charlotte Hughes ay isang kilalang Briton na nabuhay ng matagal. Ipinanganak siya noong August 1, 1877 sa Marskey-by-the-Sea, North Yorkshire, UK. Anak siya ng isang seaman at may pitong kapatid. Nakita din niya ang maraming pagbabago sa lipunan at sa technology mula sa panahon ng Victorian hanggang sa makabagong panahon. Gayun din, sa loob ng maraming taon ay nagturo siya sa elementary bago mag-retire. Naging kilala si Hughes dahil sa kanyang mahabang buhay at malinaw at matalas na memory. Nang ipagdiwang niya ang kanyang ika-100th birthday noong 1977, ay naging kilala siya sa mga pahayagan at sa telebisyon. Maraming tao, kabilang ang mga miyembro ng British Royal Family, ang bumisita sa kanya at humanga sa kanyang buhay. At noong ika-110th birthday niya noong 1987 ay muli siyang pinarangalan at kinilala sa buong bansa. Kahit matanda na siya ay nanatili siyang alerto at matalino at patuloy na nagbabahagi ng kanyang mga karanasan. Bukod pa rito ay nasaksihan din niya ang dalawang digmaang pandaigdig, ang pag-unlad ng technology at malalaking pagbabago sa lipunan. Ngunit noong July 17, 1993, sa edad na 115, ay pumanaw si Charlotte Hughes. Siya rin ang itinuturing na pinakamatandang tao sa mundo noong mga panahong iyon. Number 15, Elizabeth Bolden. Si Elizabeth Bolden, na kilala rin bilang Elizabeth Jones Bolden, ay isang kilalang super centenarian mula sa United States. Ipinanganak siya noong August 15, 1890 sa Somerville, Tennessee. Naging isa siya sa mga pinakamatagal na nabuhay na tao sa kasaysayan at naging saksi rin sa maraming mahahalagang pangyayari tulad ng Civil War ng Amerika at ang pag-usbong ng technology sa 21st century. Gayun din, si Elizabeth ay anak ng mga pinalayang alipin at kahit na nakaranas siya ng discrimination dahil sa kanyang kulay, ay naging simbolo siya ng lakas at determinasyon. Nagpakasal siya kay Louis Bolden noong 1908 at nagkaroon sila ng pitong anak. Ngunit sa kasamaang palad ay lima sa kanyang mga anak ay nauna nang namatay. Samantala, noong 2005 ay kinilala si Elizabeth Bolden ng Guinness World Records bilang pinakamatandang tao sa mundo matapos mamatay si Hendrikje van Andel Schipper mula sa Netherlands. Madalas din siyang naospital at nagkaroon ng mga problema sa kalusugan kabilang ang demensya, kung kaya't hindi na siya madalas magsalita sa huling bahagi ng kanyang buhay. Si Elizabeth ay namatay noong December 11, 2006 sa edad na 116 years and 118 days. Ang kanyang buhay ay patunay din ng lakas at determinasyon ng mga African-American na humarap sa mga pagsubok ng panahon at discrimination.